Diyos ng lahat, o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga pinakamamahal, may tiisin ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. May nagagalak? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng simbahan upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon, at pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay taong tulad din natin. Mataimtim niyang idinalangin na huwag umulan, at sa loob ng 3 taon at 6 na buwan ay hindi nga umulan. Muli siyang nanalangin at bumagsak ang ulan, at namunga ang mga halaman. Mga kapatid, kung nalilihis sa katotohanan ang isa sa inyo at may isang nagpapanumbalik sa kanya, ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagligtas ng kaluluwa nito sa kamatayan, at sa gayoy napawi ang maraming kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dalangin ko'y tanggapin mo sa myong handog na insenso. Dalangin ko'y tanggapin mo sa myong handog na insenso. Sa iyo, O Poon, ako'y dumadalangin. Sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Ang aking dalangin, sana'y tanggapin mo. Masarap na sa myong handog na insenso, ariing panggabing handog ko sa iyo.
Dalangin ko'y tanggapin mo sa iyong handog na insenso. O Panginoon ko, bibig ko'y bantayan. Ang mga labi ko'y lagyan mo ng bantay. Hindi ako hihinto na yaring pananalig. Ang pag-iingat mo'y aking ninanais. Huwag mong itutulot. Buhay ko'y mapatid. Dalangin ko'y tanggapin mo sa iyong handog na insenso. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kaniyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, nagahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinagaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kaniyang mga kamay sa kanila, at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga pinakamamahal kong mga kapatid, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sabi po ng mga matatanda, ang mga bata raw ay hindi dapat sumasabat sa usapan ng matatanda. Kaya nga sa pagtitipon ng mga pamilya o ng mga magkakaibigan, kadalasang pinaghihiwalay ang matatanda at mga bata. Habang nag-uusap ang matatanda, masaya at malaya namang naglalaro ang mga bata. Tunay ngang kapag may mga bata, nawawala ang ating mga problema. Pero minsan, may mga bata na kapag nagsama-sama, kadalasan sila'y magugulo at maiingay. Kaya siguro, pinigilan ng mga alagad ni Jesus ang mga bata na lumapit sa Kanya. Dahil maaaring inaakala ng mga apostol
na ang mga batang ito ay maaaring manggulo at magingay. Narinig nating maliwanag sa ating ebanghelyo sa araw na ito na pinalapit ang mga bata kay Jesus Nazareno upang hawakan ang kaniyang mga kamay. Ngunit pinagbawalan sila ng mga apostol. Subalit iniutos agad ni Jesus Nazareno na hayaang lumapit ang mga bata sa kaniya at huwag silang hahadlangan sapagkat itinuturing sila ni Jesus Nazareno bilang dakila sa kaharian ng langit sa paghahawak ni Kristo sa mga bata. Inaanyayahan niya ang lahat na tanggapin ang paghahari ng Diyos katulad ng isang bata. Uulitin ko po, sa paghawak ni Jesus Nazareno sa mga bata, inaanyayahan niya tayong lahat na tanggapin din ang paghahari ng Diyos katulad ng isang bata. Sa paningin ng Diyos, tayong lahat kaniyang mga anak. At bilang mga anak niya, nais ng Diyos na tayo ay kaniyang gabayan at nais niyang akayin ang bawat isa sa tunay nating tahanan sa kalangitan. Kaya nga bilang mga binyagang Kristiyano, tungkulin nating ilapit ang bawat isa sa Panginoon. Uulitin ko po, napakahalaga po nito. Bilang mga binyagang Kristiyano, tungkulin nating ilapit hindi lang ang ating mga kaibigan o mahal sa buhay, subalit tungkulin natin na ilapit ang bawat isa patungo sa Panginoon. Huwag sana tayong maging dahilan upang ang ating kapwa ay magkasala at mas lalong lumayo papunta sa Diyos. Himukin natin ang bawat isa na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At katulad ng mga bata, naway kagaya nila ay matuto tayong magpakumbaba at maging masunurin sa ating Ama. Palaging nakikinig at walang ibang pinagtitiwalaan kundi ang Diyos. Tulad ng mga bata, sa gabi, mahimbing ang kanilang pagkatulog sa bisig ng kanilang mga magulang dahil lagi silang umaasa na kailanman hindi sila pababayaan ng kanilang mga ama at ina. Mga kapatid kay Kristo, lagi po nating tatandaan na ang Diyos ay ating magulang. Palagi tayong umasa sa Kanya. Humimbing tayo sa bisig ng Diyos. Kumapit tayo sa Kanya. Manalig tayo sa Kanya. At tiyak yon, hinding-hindi niya tayo bibiguin. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, may pananalig na lumapit tayo at ating iharap sa Diyos na nagmamahal sa lahat ng kaniyang mga anak ang ating mga pangangailangan. Sa bawat panalangin, ang atin pong itutugon, Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno na simbahan naway magturo sa kanyang mga miyembro ng tunay na dangal na sakramento ng kasal upang tulungan ang mga mag-asawa na manatiling tapat sa kanilang bokasyon. Manalangin tayo.
amalingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga ikinasal, naway maging sensitibo sa pangangailangan ng bawat isa at makatagpo ng tunay na kaligayahan sa kanilang pinagsaluhang buhay. Manalangin tayo. Amalingapin mo ang iyong mga anak. Sa mga nakararanas na mga pagsubok sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa, naway tumanggap sila ng biyaya na maging matatag at magsumikap sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos at sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit, naway makatagpo ng pagmamahal at suporta sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga yumao, naway makatagpo ng lugar sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Isama din po natin sa ating mga panalangin sa mga sandaling ito ang mga kapatid at katiboto natin na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa araw na ito. Gayon din ang mga mag-asawa na nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga pamilyang nagugutom at walang makain, ang mga taong naghihikahos at naghihirap sa buhay. Naway ingatan at patnubayan sila ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Makapangyarihang Ama, ibinigay mo sa amin ang sakramento ng kasal bilang tanda ng iyong pag-ibig. Tulungan mo kaming mamuhay sa pagkakaisa sa bawat isa. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayoy aming paglingkuran. Hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan.
pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo, narito po ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad po tayo na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. My Savior, my Lord.
Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ng mga bumili ng Nazareno medallion na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan na aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, para ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaranal ka namin. Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Padre Jesus Nazareno, inarangan ka namin. Nazareno, inulwalhati ka namin.